Ayan, muli, magandang umaga sa ating lahat. No? Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa 5 essentials of arc welding. Ayan, makikita po ninyo sa inyong mga screen. Then, dito sa 5 essentials of welding, we have 3 ways to explain para paano ipaliwanag ng mas mabilis, no? At saka mabilis matandaan yung tinatawag na 5 essentials of arc welding. So, meron tayong 5 C's, clamps, and glass. So, bakit daw ba natin kailangan itong 5 essentials? Or ano daw ba ang kahalagahan nitong 5 essentials sa welding industry? So, una, atin munang alamin kung ano yung 5 C's, clamps, and glass. Unahin natin yung 5 C's. Sa 5 C's, kung mapapansin po ninyo, yung limang C po dyan, so from 1 to 5, yan po yung nilagyan ko ng C's, no? Or letter C. Gawa ng, para mabilis natin siyang ma-recall, nang sa ganon, yung 5 essentials, from the word essentials, ay lagi nating matandaan. And then, lagi nating may apply sa ating trabaho bilang welder, no? Gawa ng, from the word essentials, ito ay kinakailangan. Ito yung, kumbaga, pinakasandalan natin, or pinakabasihan, no? Binabasihan natin. Although marami pa naman aspeto na pagbabasihan sa pag-welding, pero ito yung pinaka-unang batayan natin para makabuo tayo ng quality welding. So sa 5 C's, balikan po natin. Unang C ay ang correct electrode type and size. Pangalawa ay correct current. Pangatlo ay correct arc length. Pang-apat ay correct travel speed, yung speed ng travel natin. And then, pang-lima ay correct electrode and work angle. And then, next naman, yung clamps. Ayan po, yung ginawan natin ng acronym para mabilis natin siya matandaan. Kaya nabuo yung salitang clamps. Sa C ay current setting. And then, sa L ay length of arc. Sa A naman ay angle of electrode. And then sa M, manipulation of electrode. And sa S ay speed of travel. Next naman ay yung salitang class, no, na nabuo natin. Ano naman yung letter C? Current setting. Ang L naman, length of arc. And then yung E, angle of electrode. And then yung S, unang S ay speed of travel. And then yung panghuli ay selection of electrode. Yun. So yun yung tatlong ginawa natin ng acronym. Una yung 5 C's. Pangalawa, yung clamps. And then, pangatlo, yung class. O, bakit daw ba natin ginawan yon ng ganun na acronym? Ulitin ko, nang sa ganun ay mabilis natin matandaan yung essentials. 5 essentials, yung limang kinakailangan upang tayo ay makabuo or makagawa ng quality welding. So, ito yung pamamaraan, no? Para mabilis natin siyang ma-recall. Ay, ano ba yon? Ano po ba yung dapat kong tandaan? So, ginawa natin siya ng way, no, kung saan mo mabilis matandaan, kasi hindi naman po tayo pare-parehas kung paano tayo magtanda sa isang bagay, no, or paano natin i-memorize yung isang bagay. So, nagbuo tayo ng acronym nang sa ganun ay ma-recall natin siya. So, piliin na lang po natin dyan kung saan po ang mas mabilis na tumatak sa ating isipan, at syempre, yung tinatawag na retention, yung kung gaano siya katagal mawala sa ating isip, katulad ng 5 C, so 5 C. Clamps. Ano ba yung clamps? O, tapos, class. O, saan ka ba doon? Saan doon yung gusto natin? Then, ang ginamit ko po doon sa tatlo, no, para ipaliwanag ito, ay yung 5 C's. Sa una, dito sa 5 C's na ginamit ko, ulitin natin. Then, ipapaliwanag natin kung ano do ba ang kahalagahan nito. Number one, correct electrode type and size. Unahin natin yung type. Bakit do ba kailangan natin yung correct electrode type? Okay, before we further explain, yung two types of electrode natin ay we have spray type and globular type. No, type po natin yan ang electrode. So, pag sinabing spray type, from the word spray, pabuga po siya, no, pa-spray. Then, yung isa naman, globular type, paumbok po siya, no. So, typically, ang spray type ay ginagamit natin pang penetration, no, pang penetration doon sa base metal natin. And then, yung globular type ay yung pang-build up, pang-paumbok natin, no, pang-fill. Fill natin ang sa ganun ay ma-build up natin hanggang sa mapuno, hanggang sa makarating tayo sa cover pass or capping. So, yun yung types of electrode natin. Bakit natin kailangan yon? Unang-una,
kung kayo ay aware na sa salitang road pass, no, kung nakaranas na po tayo sa pagro-road pass doon sa may knowledge na, and then doon sa wala pang knowledge, ang pagro-road pass, no, alibaba, dalawang bakal, magro-road pass tayo, and then hindi mo alam yung tinatawag na type of electrode. Then, pinagawa ka ng road pass, ang pinili mo ay globular type, no, 6013 or 7018, globular po yun eh. Anyway, pwede naman yun. Parehas naman yun na mag-fuse. Yun nga lang, syempre, ang spray type from the word spray, no? Yun yung pinaka-pundasyon natin. Pang penetration talaga yun eh. So, nagpipenetrate siya. Mas maganda yung result ng kanyang road penetration or yung kanyang road reinforcement sa likod, no? Mas maganda kasi nga, tumatagos talaga siya. Nagpipenetrate. Hindi katulad ng globular. Although, may makita din tayong hinang doon na ano siya, nanawelding siya, nag-fuse, pero hindi kasing ganda noong 6011 or 6010. Maparehas po yung spray type. And then, kapag ka, siyempre, magbe-weld up ka, gumamit ka naman ng 6011, parehas naman yon, magbe-weld up naman yon, pero hindi siya ganun kabilis, no, na mag-weld up or pang-fill, halimbawa, groove, mag-fill ka, hindi siya ganun kabilis. Siyempre, ang hinang ng 6011, ay mas manipis, no, kaysa sa 7018 kung yun yung dalawang paghambingin natin. So mas maganda pa rin yung globular type kasi nga from the word globular, no, paumbok siya. Mabilis siyang mapuno or mabilis mapunan yung ating unfilled area. So yun yung sa type of electrode natin, kaya kailangan alam natin yon. And then sa size naman ng electrode, yon dapat daw po ay tama yung size na electrode natin. Kasi nga pag hindi tugma yung laki ng electrode mo sa nipis or kapal ng bakal, no, sa thickness niya, ay hindi maganda yung kanyang kalalabasan. Just for example, manipis po yung ano, manipis po yung plate natin or yung material na gagamitin, and then yung electrode mo ay makapal. Siyempre, ang isipin mo para sa manipis na bakal ay hinaan mo yung amperahe. And then dito naman sa may malaking electrode, no, na diameter niya, lakasan mo rin. So, siyempre, naghahati na ang isip mo doon. Alin ba ang susundin mo? Itong amperahe para sa electrode or itong amperahe para sa plate? O, ganun din. Baliktarin natin. Makapal yung bakal at saka maliit naman yung electrode. O, siyempre, para mabilis mapuno, dapat lakasan mo yung amperahe. So, siyempre, hindi na naman tugma yun doon sa electrode mo kasi pag malakas amperahe, maliit yung electrode mo, mabilis malusaw po yun. So, maaaring hindi maging maganda yung ano mo, yung reinforcement kapag ka hindi tama yung size. And then, balik tayo doon sa sample ha, nung sa tinatawag na road pass. Kapag nag-road pass ka, hindi tama yung ano mo, yung size ng electrode mo. Just for example, ang road gap mo ay ginamit mo electrode na pang spacer or yung pang kalang ay 3.2. So, siyempre, kasi yun yung gamitin mo sa pagro-road pass, supposed to be. So, ngayon, 3.2 pinangkala mo, then gagamitin mo sa pagro-road pass ay 4.0 millimeter na diameter ng electrode. So, hindi na siya tugma. Maaaring hindi siya magkakaroon ng road penetration. Ang electrode mo ay mas malaki doon sa gap ng ro-road passin natin. So, hindi siya tugma. Ngayon, kung mas maliit naman, yung alibaba, ang 4 yung gap natin, yung gap ng dalawang bakal na pagdidikitin, naro-road passin, ay 4 yung ano niya, yung distansya sa bawat isa. So ngayon, ginamitan natin ng 3.2. Ganun din yun, maluwag siya. So maaaring magkaroon ng ano, ng excessive road reinforcement, no? Yung road pass niya, or yung road penetration niya ay sobra-sobra, no? O umbok, gawa nang simple, maluwag yung ano, yung space. Matagal mo siyang mapunan, mapag-fuse yung dalawang bakal. So, pag matagal, siyempre, mabagal yung travel mo, naiipon siya doon, kaya kumakapal yung road pass mo sa likod. Bukod po yung case ng ano, ng tinatawag natin na burn through po doon sa excessive. Pag sinabing excessive kasi, maraming nagkakamali dyan, no? Although hindi naman tayo ganun ka-expert, pero siyempre, may knowledge naman tayo doon kung anong pinag-iba ng burn through sa kapag nag-road pass, burn through doon sa may excessive road penetration. So, yun yung isang nagiging problema kapag yung size ay maliit, no? Maliit yung gamitin. And then, yung gap mo, or palagay natin yung pinagamit sa inyo, 3.2. 3.2 din yung spacer mo. Nung pin-repair mo na yung bakal mo,
itinak mo na yung bakal mo, na fit up mo na siya. And then pag fit up mo, maluwag pala, hindi mo na pansin. Tapos pinuloy mo pa rin na nirot pass mo siya. Magkakaroon din ng cause yun ano, ng excessive rod penetration. The next ay ang correct current. Bakit do ba kailangan natin ng tamang amperahe sa pag-welding? Una, unahin natin yung malakas. Sunod natin yung mahina. Una, bakit kailangan do ba na sakto lang? Ano ang magiging resulta kung ito ay malakas? Una, kung malakas ang amperahe mo tapos manipis yung material mo, yung base metal or workpiece kung tawagin, ay mabutas po ito syempre. Ngayon, kung makapal naman siya, ang workpiece mo, nagkakaroon ito ng ano, ng undercut. Undercut, alam niyo yung undercut, yun po yung uka sa gilid. Akala mo na hindi mo pa na-feel yung pinaka groove mo. And kasi may kanal sa gilid, yun pala ay undercut yun. So ang pinaka probable cause po nung undercut ay ang malakas ang amperahe. So ngayon, hindi lang naman po sa malakas ang amperahe, no, ang cause ng undercut. Maaring sa manipulation mo rin ng electrode. Pero number one talaga na cause ay malakas yung amperahe. Kaya nagkakaroon ng undercut. Now, which is yung undercut ay makukonsider na welding discontinuity kung it will be accepted, no? Pwede welding procedure and specification of your company. Halimbawa, ang WPS na inyong company ay 1 mm lang dapat ang lalim noong undercut. So, ang nagawa mong undercut or nung nag-welding ka, ang naging undercut noong iyong welding ay 1 mm. So, pasok po yun. Tinatawag yun na discontinuity. Ngayon, kung lumagpas ka doon sa 1 mm, ang lalim noong undercut, doon sa gilid ng yung pinaka-weld tool mo doon, kung aware kayo sa parts ng groove weld, kung groove weld man ito or fillet weld, ang pinakagilid po noon, kung lalagpas ka ng 1 mm, halimbawa 1 mm na yung acceptable standard, then naging 2 mm yun sa'yo, it will consider as defect na siya. So, meron naman po ibang defecto na hindi na kailangan nating i-check pa para masabi nating discontinuity ba to or defect. So, katulad nung ano, born through, automatically, defect po siya. Kasi nga, born through, nabutas. Kapag nagro-rot pass. So, pasensya na nga po pala, nabanggit natin yung discontinuities and defect. But, you may don't worry kasi gagawin natin ng, ano yan, ng video ko nung ang difference between discontinuities and defects. And then, let us proceed dun sa kuryente. Tapos na po tayo sa malakas, maaring mabutas kung manipis ang bakal, at saka maaring magkaroon ng undercut naman kung makapal ang bakal. Hindi siya mabubutas pero magkaroon ng undercut, yung uka sa gilid. Eh ngayon, pag mahina naman ang amperahe, syempre, una mong ma-encounter doon yung pagdidikit-dikit, no? Didikit yung ano mo, yung electrode, didikit sa base metal. Syempre, dudugtong ka ulit. Hindi mo na siya ginrind, no? Bago dudugtongan, saka hindi mo rin ina-adjust. Mag-iipon lang yun doon. Dadami ng dadami yung failure metal mo doon, yung tinambak mong, yung pinag-welding mo doon, papatong lang ng papatong. So, panibagong depekto naman ang ginagawa mo doon. Kakaroon naman siya sa slag inclusion kung ano pa ibang depekto doon na nangyayari dahil sa pinatungan mo lang ng pinatungan. So, kapag pinatungan, maraming dumi, may cause, maaring slag inclusion, porosity, etc. na magiging cause noong mahinang amperahe. And then, syempre, pang expectation natin doon, yung lusaw niya sa electrode ay mabagal. Then, balikan natin yung sa malakas naman yung amperahe pala. Maaring lalapad agad yung iyong weld pool or weld paddle. Alam niyo po yung weld pool or weld paddle, yun po yung nakikita natin kulay dilaw na from solid state ng electrode, naging molten metal, pumatak, tumama sa bakal. Yung parang pool po doon na nilalaro natin, na nakikita natin sa ating dark glass or sa ating auto-darkening welding helmet. Yun po yung nilalaro natin, wini-wave-wave natin. Yun po yung tinatawag na weld pool or weld paddle. So, kapag masyado malakas, yun siya ilalapad or maaring tatalsik siya, gawa ng sa malakas amperahe. So, pag tumalsik sa gilid ng base metal mo, panibagong depekto na naman yon. Spatters na naman ang ma-encounter mo doon, yung buha-buhangin sa gilid ng bakal. So, ngayon dapat sakto lang ang amperahe. Ngayon ang katanungan, ano do ba ang saktong amperahe? Ayan, sa electrode natin or sa filler metals, gagawin din po natin na ngayon ng slides, then explanation later on kung ano yung filler metals. And then, nandun naka-specify yun.
And then sa pagbili mo, sa pag-acquire mo, kung may box po yung binibili mo, nakalagay po yan doon kung ano ang tamang amperahe para doon sa electrode na yon. And then syempre hindi lang sa hindi lang naman na nag-i-steady yung amperahe nun doon, kasi depende pa rin yan yung amperage settings niya doon sa welding positions. Nagbabago po yan siya. And then kung ano naman, kung yung welding machine mo ay mahirap, no, wala nang hindi na nakikita yung kanyang adjustment setting, no, hindi na rin siya accurate, or di kaya sanay ka sa mayroong digital, and then pagdating mo sa trabaho walang digital, yung ginagamit niyong welding machine ay alternating current. Yung sample ng alternating current ay yung Yamato na kulay dilaw na matagal na natin ginagamit. So kapag yun ang ginagamit mo tapos hindi ka sanay, syempre makangapa ka. So ang gagawin lang po natin doon para malaman natin kung ang kuryente ba natin ay malakas ba o mahina, kuha kang testing plate, itest natin siya. Kapag masyadong malakas yung spark niya, malakas po yung amperahe. Kapag yung kanyang sirit, no, ewan ko pa kung tama itong word na sirit, kanya yung ano, yung tunog ay malakas din, malakas din yun syempre. And then bukod doon, yung welding machine mo, kapag umuugong yan, lalo na yung ginagamit mo ay alternating current, yung Yamato na kulay dilaw, umuugong din po yun ng malakas kapag malakas ang amperahe mo. So doon pa lang, no, ma-determine natin kung ang amperahe na ginagamit ni welder ay malakas o hindi. No, namomonitor naman yan. Kung nagtitraining kayo, namomonitor po yan ni trainer. And then kung sa company, namomonitor po yan ng mga head nyo doon. So sa inyo pa lang, dapat ano nyo, para makakapag-produce kayo ng quality weld, i-correct nyo yon. And then syempre, sa O9, hindi mo naman madedetermine kaagad yan kung alin doon yung mahina or malakas, no? Pati doon sa case lab, hindi ka pa rin magiging aware noon, basta baguhan pa lang pag beginner. Pero later on, no, kapag nagtitraining or nagtatrabaho, na makukuha nyo naman yung kung kasi pagka spark niya ganun kalakas, then pag tiningnan mo ang daming spatter sa gilid, yun malakas po yun. Yun yung mga palatandaan niya bakit malakas ang amperahe mo, eh. Ngayon pag mahina naman, medyo mataas yung reinforcement ng solidified weld metal mo, at saka alam mo yung ano niya, yung hinang niya na hindi luto talaga, yun mahina yung amperahe noon. Okay, next ay ang correct arc length. Bakit daw ba kailangan natin yung tamang arc length? So dyan makikita natin ay nakalagay po dyan sa halimbawa 1/8, no, sa inches. When convert natin siya sa millimeter, ito ay 3.2 millimeter, which is yun yung kadalasang ginagamit sa training. Pero ang arc length natin ay bumabase po yan sa laki ng electrode. Halimbawa, yung naka-display po dyan ay 3.2 yan or 1/8 sa inches, yung laki ng electrode na ginagamit dyan. Di yung arc length natin ay ganun din, 3.2 or 1/8. Ngayon, kung ang ginamit nating electrode dyan ay 4.0 or 5.0 or mas mababa doon sa 3.2, so ibig sabihin, yung arc length noon ay nagbabase doon sa laki ng electrode. So ngayon, paano mo naman ma-maintain yung arc length? Ayun, dapat pagka nagsisindi tayo, i-estimate mo naman yan, eh. Hindi mo naman pwedeng lagyan ng ano, no, ng roller. Bilang isang pilosopong tao, lalagyan natin ng roller na ma-maintain natin. Hindi nalusaw naman si roller. So ang gawin po natin ay i-maintain lang natin siya. Ayan, mga ganyan. Ayun, basta ma-estimate mo na kasing laki na nung core, metal core noong electrode mo, yung distansya mo, pwede na po yun. Ayun. Then, syempre, ang electrode natin ay consumable po yan. Sa small, consumable electrode. So, madaling salita, kailangan po natin siyang isusupply. Kasi nauubo siya, consumable nga, during welding process. Natutunaw siya or nalulusaw ng nalulusaw. So, isusupply po natin siya. Kailangan mo itulak na itulak. Kung sa ganun, ma-maintain mo yung arc length. Okay? Nakuha niya. Importante siya nang sa ganun, for you to create a quality weld or have a good result noong iyong welding. Kasi nga, kung masyadong mataas, sabog. Yun yung laging terminology, no? Sir, bakit sabog ito nga kayo? Eh, siyempre, mataas yung arc length mo. Bukod pa doon sa malakas yung amperahe, mataas ang arc length, kaya nagkakaroon ng kadalasan ng spatters. So kapag mababa naman ang arc length mo, didikit, no? Bukod doon sa mahina yung amperahe, didikit. Itong mababang ang arc length mo, didikit din po doon siya. So yun lamang sa correct arc length. Next ay ang correct travel speed. So bakit nga daw ba kailangan natin ng correct travel speed? Speed ng travel. Ayan, bakit natin kailangan? So unahin natin yung ano ang mangyayari pag masyadong mabilis. Okay, kapag masyadong mabilis yung travel speed natin, siyempre yung metal droplets na galing doon sa electrode,
ay ano din siya, naguguluhan siya kung gaano ba kalaki or kalapad yung this, gaano kakapal ba ang gusto mong solidified duetal, no, na pagkatapos, or gaano kalapad kasi nga ang bilis mo. So para ma-determine mo yung lapad or yung desired mo na solidified metal, saktuhan mo lang yung travel speed. Pag masyadong mabilis, may tendency na putol-putol yung inang mo. Katulad sa mga napansin ko sa mga trainees, no, ilang taon ko din naman lagi na na-encounter, putol-putol po yung inang nila. Ayan, putol-putol. And then, bukod dun sa putol-putol, nagkakaroon ng ano dito, yung parang buha-buhangin na malalaki. Mas malalaki dun sa spatters, no? Kasi nga, hindi alam ni ano eh, hindi magkaroon ng concentration yung ano mo, yung metal droplets mo kung saan talaga siya papatak kasi nga ang bilis mo eh. So pagka ano, maaring maiwanan lang yun doon, siyempre didikit na yun kung saan-saan. Walang tinatawag na uniformity of weldbed. Hindi uniform yung weldbed mo kasi nga ang bilis mo. So ngayon, kung masyadong mabagal naman, maaring maganda sa paningin mo yung finish weldment mo, no? Pero masi-check pa rin yan ng medyo may alam na, no? Kung ito ba ay mabagal yung travel speed mo or mabilis. Pag mabagal, ang expectation natin dyan sa result niyan ay uumbok yung ano mo. Uumbok po yung nang sobra. Yung reinforcement niya, yung height noong ano mo, noong hinang mo ay masyadong mataas kapag mabagal. Kasi nga, siyempre, nabababa doon eh. So, maaring kakapal ng kakapal yung ano doon. Yung na-deposit na filler metal. So, dapat sakto lang. Ito ay share ko lang na ano ah, yung sa 1-to-1 to, no. Although ano naman to eh, tested naman siya, marami namang gumagamit. Bukod doon sa ma-maintain mo yung lapad niya, siyempre guguhitan muna natin 'yon ng cutting disc, ng bawat gilid na mababaw lang para may guide tayo. And then kung beginner pa lang ako, hindi pa sanay. Kahit nga sanay na gumagamit pa ng guhit eh para hindi maligaw yung lapad, oh, para ma-maintain yung lapad. So ngayon, pagkaano, dapat i-1-to-1 to mo doon. Bukod doon sa travel speed mo, ay nakukuha mo rin yung ano niya, yung lapad, nakukuha mo 1-to-1 to, and then, yung kung gaano kakabagal, makukuha mo rin siya. Ayan, ganun lang siya. 1-to-1-to-1-to-1-to. Ganun lang, mamimaintain mo yung lapad, and then yung gaano kakabagal, mamimaintain mo rin. Nasa iyo na yun kung ang salansan mo ay sinsin yung pagitan ng iyong salansan or malalayo, no? Ano naman ang diferensya nung sinsin yung salansan mo? Ganon. Medyo dikit-dikit. Yun, siyempre, rigid din yun siya. Solido, no? Dikit-dikit. Maganda yung kanyang quality. Pero may tendency din yun na uumbok na mas mataas kapag masyadong sinsin. Kapag masyado namang malalayo yung waving mo, yung iyong stroke, masyadong malalayo naman, ang tendency naman noon ay parang merong areas na hindi na welding. No? Merong napapatlangan. May manipis, may makapal, may manipis, may makapal. So dapat doon, pantay lang, sakto lang yung ating travel, hindi masyadong mabilis. And then yung siyempre, kasi may tendency na sabihin mo, sabi doon sa video na napanood ko, dapat sakto lang travel, sakto naman travel ko, bakit hindi maganda yung appearance ng welding ko? Kasi nga, minsan malalaki yung iyong salansan, malaki yung iyong pagitan pala, ganun. So masyadong malalayo, hindi siya nagkaroon ng tamang salansan. Okay, sa travel speed, yun lang. And next ay ang correct electrode angle or work angle. Unahin natin yung electrode angle. Sa electrode angle naman, bakit kailangan natin tama yung angle na electrode natin? Kasi nga, kapag ang angle ng electrode mo ay hindi tama, maaaring magre-result ito ng ano no, ng hindi magandang appearance din. Ulitin natin. Halimbawa, nag-vertical tayo. Tapos ang hinang mo ay, ang electrode angle mo ay pag-ganon. So, syempre, yung force noon, patulak. No, patulak. Then, may na-encounter ako before, sabi ng estudyante, mostly, sabi ng mga estudyante na nagtanong na sa akin, sir, bakit yung sa akin tumutulo-tulo yung sa inyo buo? Siyempre, sabi ko, nag-start pa naman, nagtitraining pa lang naman kayo, natural, ma-encounter niyo yan, pero kukorek natin. So, siyempre, kinorek natin yung electrode angle niya, ginawa natin ganun, kasi nga, pa-vertical. So, doon may encounter nun, lalo na sa horizontal, magkakaroon ng overlap yung ilalim na portion. Kasi nga, lumulundo yung ilalim. So, kinorek natin sila doon at later on, nagagawa naman ng, ng paraan yun. Basta, training lang ng training. And then, yung sa electrode angle natin, yun siya. Sa work angle natin, work piece angle, yun. Kung vertical, di vertical.
meron din tayong terminologies na welding na sinabing 1, 2, 3, 4. Yung 1, pag sinabing 1, flat. Pag sinabing 2, horizontal position. Pag sinabing 3, vertical position. Pag sinabing 4, overhead position. Yun yung mga numbers na ginagamit natin. Flat, horizontal, vertical, overhead. 1, 2, 3, 4. So, meron naman tayong dalawa din. Fillet welding at saka groove welding. Pag sinabing 1F, okay, flat, fillet. Okay, tapos pag sinabi naman natin 1G, okay, flat, groove weld. O, yun. Kung sa 1F, flat, fillet weld. Pag sa 1G, flat, groove weld. Ganon din yon. Ang 2, horizontal, fillet. Ang 2 naman sa 2G naman ay 2 horizontal groove. Then, ang 3, vertical fillet, vertical groove. And then, ang 4 ay overhead fillet. Then, overhead groove welding. Yun po yung ano niya, yung ginagamit natin. Ano, baka po kayo ay hindi pa aware. Doon sa mga aware na, yun po yung ano natin, no? I-share na lang natin sa mga hindi pa aware. Then, bukod doon sa dalawa na yan, angle and sa electrode angle and work angle, mayroon pa tayong tinatawag na travel angle. Sa work angle kasi, kung ito ang work angle natin, naka 2G. Just for example, 2G po, horizontal yung ano natin, yung bakal or base metal. So, ang electrode natin ay ang angle ng electrode natin ay nakaganong konti. Yan po yung angle niya. Electrode angle. Ano naman ang travel angle? So, kung saan ka pupunta, kung pahila ang gagawin mong hinang, ilihis mo siyang konti doon. Yan, ganon. Yun yung travel angle niya. Ulitin natin, work angle, horizontal. Ang electrode mo nakaganon. Yun yung electrode angle. Then, ang travel angle, itulak mo konti doon, tapos doon ka pa, ano, pa-welding. Yun yung travel angle natin. O kung dito ka naman mag-start, baba mo konti ganon, din dito yung pahila, then ito ang travel angle mo. Okay, tatlo po yun. Electrode angle, work angle, and travel angle. So, hanggang dito na lang muna yung ating isinagawang explanation dito sa 5 essentials of arc welding. And yun lamang. At kung meron man tayong hindi naisama, no, dito sa ating video, ay maaari na lang nating ikomento sa ilalim. Nang sa ganun ay ating mapag-usapan. And then, syempre, itong video na ito ay welcome yung ideas, no, mga bagong ideas, kasi nga tayo ay open, no, para sa improvement or rooms for improvement, no. Kailangan din natin mag-improve, no, kahit na sabihin natin na tayo ay nagtuturo na sa welding. And syempre, marami din namang ideas ng iba na kailangan din nating ma-absorb and then ma-share sa atin. Then tayo po bilang isang nagbibigay ng edukasyon sa pag-welding ay sinishare din po natin kung ano yung ideas natin. Then, yun lamang. Thank you very much and God bless to everyone.